Diyos ko, napaka-init na yung Sunday. Eh, nakita-kita na naman kami mga magpipinsan. Tingin nyo, ano kaya naisip namin puntahan? Tara! Kapaps, andito ngayon ako sa Tabang Ilog Marilaw. At first time kong bumaba at sumilip dito sa bagong Fortune Market Marilaw. Patagal naman open na to, kaya lang alam ko officially ang formal opening nito is last June 2022. Pero kahit naman ganun, ongoing construction dahil may mga vendors na dito na nagsimula pa mula sa lumang palengke. Bubungot siyo kaagad ang kanilang harap na maraming tindang mga fruits. Ayan o. Then yung ala kasi may mga seasonal fruits na medyo mahal talaga. Dahil hapon na kami pumunta, malaya kami nakapag-park mismo sa harap ng palengke. Diba? May space talaga para makapag-park. At the same time, medyo malawak na ang kanilang mga daanan o yung mga sidewalk. Sa dami ng mga fruits na pagpipilian, sigurado yung hinahandap mo, makakakita ka. Siyempre, bumalik agad ang saging. Ito si Kumare. Tinanong pa sa akin kung lakatan o laton. Eh, wala naman akong alam dyan. At sinimula na nga namin ang palengke tour. Kasi ang target namin ngayong hapon, magkakaroon kami ng barbecue party. So kailangan namin ng liempo at ng hotdog. Kaya yan, nagpunta kagad kami sa beach section, tumingin ng liempo. Dahil nga hapon na, so expect na yung talaga mga gusto mong mga parts, eh medyo mahirapan ka na maganap. So sa una, eh medyo wala kaming nabili. So lumipat pa kami doon sa kabilang tindahan at tumingin pa ng ibang karne. So ito naman si Kumare, eh, nagmamadali naman, nakakita ng longganisa na parang first time. So buy kagad ng longganisa na hindi alam na konti lang ang 250 grams. So dahil may liyempo siya, timbang naman si kuya. At yan, bonggang-bongga nang gusto paabuti ng 3 kilo mahigit. At ginanahan pa yan ha, dinagdagan, nakala ko walang bayad. Dahil super panic buying na naman okay si Kumare, ayan, masaya, 5,000 lang pamalengke niya ha. Nagtingin-tingin ako, ito palang ulo for crispy ulo at ang pata unahan na ginagamit lang sa crispy pata. So lakad-lakad kami dahil para tumingin naman ng ibang sangkap. So dadaanan namin kaagad itong mga isdaan. Dahil nga, alam mo naman si Ate B, dahil mother yan, so lahat ng ulam na naiisip niya, sinabay niya na rin bumili ng galunggog. Pero dahil nandun ako, video ko na lahat ng mga uri ng mga isda na tinanong ko pa isa-isa, pero hindi ko rin natandaan kung anong pangalan ng ibang yan. Daming isda, no? Sarap yan. Kaya lang, ano eh, hindi ako mahawak, kaya lang puno akong malansa, kaya video-video lang. Dahil bumili ka rin ng isda, pati di ka pa pumunta sa bilihan ng gulay. Dahil may suki si Ate Libby dito, dumaan na siya sa kanyang suki at bumili lang ng tagkakaunting gulay. So ito naman ako, support, video-video, at ang fresh ha, ng mga gulay niya. Kahit hapon na, ang dami pa rin niyang paninda, di ba? Look at that, oh. Marami siyang pagpipilian at siguradong kung ano may lulutuin mo, may sangkap siya at nakihipo-hipo na. Sinabi ko naman sa may-ari ng tindahan na ibabalik ko rin. Para lang naman, para sa today's video ko lang naman, di ba? Ang dami niyang tindahan, tingnan may mga noodles, saka mga pangsahog. Saka sigurado sa mga biglaang paghandaan, may mabibili ka kaagad kahit hapon na, di ba? Ang galing. So, ayan. Patingan nyo, game, may mabibili ka na rin dito, maglakad-lakad ka lang ng konti. Siyempre, balik naman tayo sa ating party mamaya. So, bumili kami ng frozen hotdog. So, nag-isip pa kung anong brand, eh, purpose na naman ang sakalam, kaya sigurado doon din kami mauuwi. So, pinag-usapan na lang kung jumbo, cocktail, o regular size lang, dahil alam mo naman, siyempre, mas marami, mas masaya. Katabi rin pala dito, kalapit din dito ang mga nagtitinda ng mga mantika, itlog, bigas, at iba't iba pang mga sangkap na mga pagkain. Bumili rin kami ng bigas, 2 kilo. Ayan o, oh, meron din dito ang section ng mga bigas na pwede ka mamili ng lahat ng variety. Siyempre, pa-video-video na naman para naman meron laman at content ng video ko.
In fairness sa palengke ha, ang mabait din ng mga nagtitinda. Para ka na rin nasa SM. Yun nga lang, magkaiba lang, walang aircon. At kailangan syempre ng ulan, Jeff. Ano ba yan? Malinis naman ng palengke at marami pang vacanting space. Sana ma-maintain natin ganda nito. Kasi alam nyo, kahit papano, masarap ng mamalaking ngayon kumpara nung araw. At feeling ko, kahit dumagsaan tao rito, maluwag pa rin itong palengke na to. Pero bago makalimutan, kailangan pa rin ng barbecue stick para may pagtutuhugan. Paano nang tatawagin barbecue kung wala namang stick, di ba? Ayan, tapos na kami mamalengke. Dito daw kami nadaan sa bayan dahil ang kumari ko ay nagpapanik buying at gusto nang bumili ng chosen ice cream. Kaya yan, binto kami. Ayan, siyempre nagbudol siya. Thank you, Jeff. Siyempre, agad-agad ko ng kinain kasi ang sarap-sarap niya, no? Bye!